Okay, good afternoon. Good afternoon, kids. So, simulan natin ang ating children's time. I'm Sir Kenneth. I'm Ma'am Renaline. Okay, kami ang inyong mga teacher ngayong hapon na ito. Okay, so bago tayo magsimula, let's pray first. Okay, let's pray. Lord, salamat po sa binigay niyo pong pagkakataon na ito na makapagturo po kami sa aming children's time. Dinadalayan ko po, Lord, na kung saan yung mga batang to na maraming pong matutunan ngayong hapon na ito. Sa Panesus, Amen. So ang gagawin natin, meron tayong pag-check ng attendance. Tignan natin kung sino yung maaga sa ating children's time. So ang gagawin natin, kung sino yung una nag-comment ng name nila dito sa ating Facebook page, ay merong special prize. Yan, okay. Wow. So simulan na natin yung ating song for today. So, ang katayin natin ngayon ay Read and Pray. Subukan natin ngayon lahat, mga kids. Ready? Go! Read and pray. Read and pray. Talk to God and let Him talk to you. God is heard. Through His word, He will help you know what you should do. One more time. Read and pray. Read and pray, talk to God and let Him talk to you. God is heard. Through His word, He will help you know what you should do. Okay, ngayon, pag-aralan naman natin, meron tayong flashcard songs ngayon. Ang title ng ating flashcard song ay Talk to the Lord. So, ganito siya. Basahin ko muna siya sa inyo, mga kids. Sabi niya dito, Talk to the Lord. In the morning, talk to the Lord through the day. Talk to the Lord in the evening. He wants to hear all you say. Pray without ceasing. This is what God says to do. Praise Him because of His greatness. Thank Him for caring for you. Okay. So ngayon, tayong lahat, gawin natin, basahin naman natin. Okay, kasama kayo mga kids, no? Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Go! Talk to the Lord in the morning. Talk to the Lord through the day. Talk to the Lord in the evening. He wants to hear all you say. Pray without ceasing. This is what God says to do. Praise Him because of His greatness. Thank Him for caring for you. Okay, so hahaham namin ni Ma'am Renaline yun, ha? Subukan natin. Hahaham namin para mapakinggan nyo kung paano siya kantahin. Ready? Go! Okay, so explain muna namin mga bata kung paano siya. So, ganito siya, kantahin. Talk to the Lord in the morning. So, ganito po siya, ha? Subukan natin. Talk to the Lord in the morning. Subukan natin. No, sabay kayo, mga bata. Talk to the Lord in the morning. Talk to the Lord through the day. Talk to the Lord in the evening. He wants to hear all you say. Pray without ceasing. This is what God says to do. Praise Him because of His greatness. Thank Him for caring for you. So explain namin. Ang sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. So sabi ng Bible, yung pray without ceasing na yun, ang ibig sabihin kasi ng ceasing ay hinto. So, ang sabi ng Bible, pray without ceasing, magdasal daw tayo ng walang hinto. Anong ibig sabihin po ba nun, sir?
na kung saan dapat po ba lagi tayo magmula umaga hanggang gabi nakapikit lang tayo nagpre-pray? Hindi. Hindi ganun yung ibig sabihin. Ang sabi ng Bible na pray without ceasing, mag-pray tayo sa Panginoon na kinakausap natin siya, na kinoconsider natin siya sa ating buhay, sa lahat ng mga desisyon natin, inaalala natin yung Panginoon at nagpre-pray tayo na kung saan tinatanong natin kung ano yung pwede natin gawin. Yung mga desisyon ng Panginoon, ipaisip niya sa atin. So, sabi niya dito, sa una, talk to the Lord in the morning. Katulad ng batang to, nagpre-pray siya umaga pa lang, kinoconsider na niya kaagad yung Panginoon sa buhay niya, na sa bawat desisyon niya, tulungan siya ng Panginoon, humihingi siya ng tulong sa Panginoon. Talk to the Lord through the day. Ibig sabihin, sa buong maghapon, sa buong araw, dapat kinakausap natin siya na parang bilang kaibigan, dapat kung ano yung mga ginagawa natin sa buhay, sinasabi natin sa Kanya. Tulad na lang na kapag kumakain, di ba? Bago kumain, dapat mag-pray muna. O kaya may gagawin kang homework, o kaya makikipaglaro ka. Kahit ano mang gagawin mo, dapat sabihin mo sa Panginoon na kinakausap mo siya. So, yun yung ibig sabihin ng talk to the Lord through the day. Amen. Sabi niya dito, talk to the Lord in the evening. So, pag bago tayo matulog, mga bata, mag-pray muna tayo. Nahiling tayo kay God ng protection sa ating pagtulog, na huwag tayong managinip ng masama, makatulog tayo ng mabuti, at pinaka-importante sa lahat, na pag-ingatan niya tayo sa gabi na yon. He wants to hear all you say. Gusto ng Panginoon na marinig tayo. No? Sabi ko nga kanina, bilang kaibigan. Kunyari, meron tayong nagawang hindi maganda, pwede rin nating sabihin sa Panginoon na nag-a-ask tayo ng forgiveness na, Lord, sorry po sa mga pagkukulang ko. Sorry po, ay naaway ko siya. O kaya, sorry po dahil hindi ko po siya binigyan, naging bad po ako. Or, pwede rin tayong mag-thank you sa Panginoon na yung mga nagagawa nating maganda para sa Kanya. Sabi niya dito, pray without ceasing. Katulad na sinabi ko kanina, mag-pray tayo sa Panginoon na kinoconsider natin sa ating buhay na about decision. Hingi tayong tulong, Lord, paano po ba yung decision na ito? Lord, ano po ba dapat gawin ko? Yan ang ibig sabihin ng pray without ceasing. This is what God says to do. Ibig sabihin, sinabi yun ng Bible, kaya dapat natin gawin. Hindi lang naman dahil parang gusto lang natin, pero dahil sinabi ng Bible, dapat natin siyang sundin. At marami pang ibang mga bagay na sinabi yung Panginoon na dapat natin sundin. At isa yun yung pagpe-pray. Pagpe-pray, magpe-pray tayo dahil mahal din natin siya. Gusto natin siya laging kausap. Sabi niya dito, praise Him because of His greatness. Purihin daw naman natin yung Panginoon sa dakilang bagay na ginawa niya. Ano ba yung dakilang bagay na ginawa ng Panginoon, mga bata? Diba? Si Jesus, pinadala dito sa mundo para mapako sa krus. So, ginawa yun ni Jesus para kung sino daw yung nag-amen na meron siyang kasalanan, pinagsisihan niya yung kasalanan niya at sinabi niya sa Panginoon na, Lord, dalhin niyo ako sa langit balang araw. Kapag ginawa ng isang tao ito, kahit sino man, ginawa niya to, nag-amin siya ng kasalanan niya, pinagsisihan niya yung kasalanan niya, at sinabi niya na, Lord, dalhin niyo ako sa langit balang araw, yun ang tinatawag na tumanggap kay Jesus. Kapag ginawa daw natin yun, na tinanggap natin si Jesus sa puso natin, ang sabi ng Bible, dadalhin tayo sa langit ni Jesus at gagawin niya tayong isang anak niya. So kung ako, namatay ako, isa akong anak ng Diyos, saan dadalhin ng Diyos yung anak niya? Sa langit. Okay? So yan ang sinasabi ng praise Him because of His greatness. Thank Him for caring for you. Iniingatan tayo ng Panginoon, lalo na ngayon, di ba, COVID. Bawal lumabas yung mga bata o kaya pwedeng magkasakit. Pero yung Panginoon, siya yung magpoprotekta siya sa atin. Siya rin yung nagpo-provide. Marami siyang binibigay na pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. Okay, so doon ang tatapos yung ating song. Pero gawin natin, bago natin tapusin ang ating children's time ngayon, kantahin pa natin siya ng isang beses pa. Okay, mga kids, sabay-sabay tayo lahat, ha? Sabayin nyo kami ni Ma'am Renyo. Okay, ready? Sing! Talk to the Lord in the morning. Talk to the Lord through the day. Talk to the Lord in the evening.
He wants to hear all you say. Pray without ceasing. This is what God says to do. Praise Him because of His greatness. Thank Him for caring for you. Ayos, so na kwento na natin yung ating song na yon. So one more question. So meron tayo pang isang question. Ay, dalawa pala. Or hihingi yung isang request. Yung one question is, ano yung tatlong bagay? I-comment nyo. So kung sino yung unang nakapag-comment ng sagot, meron ding special prize. So kailan natin to bibigay, Sir Kenneth? So Sunday. Oh, this coming Sunday. Oh, ano ba yung tatlong bagay na yon? Yung sinabi ko kanina. Tatlong bagay para pumunta ng langit. Mm-hmm. Na yun ang pinaka-importante na ipagpapray ng isang tao o ng isang bata. So, ano yung tatlong bagay na yon? Diba? May sinabi si Sir Kenneth. Tapos, ang pinaka-last is, diba nagkanta tayo kanina ng Talk to the Lord? Mag-video kayo, mommy or daddy, i-video yung anak nyo, or kung sino man sumali sa ating children's time, i-video nyo yon at ipadala nyo sa ating FB page na kinakanta nyo yung song na yon. At kung sino rin yung unang nakapag-send, send ng video na kinakanta yung tinuro naming song, ay makaka-receive din ng special prize. Okay, so ilan yung ating special prize, Ma'am Ren? So, una, yung pinaka-umpisa na nakapag-comment ng name nila. Pangalawa, yung unang nakapag-comment ng yung tatlong bagay na tinuro mo para makapunta ng langit. At yung pangatlo is yung pinakaunang nakapag-send nung kinantang song kanina. Wow, ang dami pa lang special prize, no? Sana ako rin may special prize din, no? Yan. Okay, so pray tayo ulit mga bata. Mag-close tayo sa panalangin. Lord, salamat po sa pagiging dakila po sa buhay po namin lahat na namatay po kayo para sa amin. Dinadalain ko po yung mga batang to na matandaan po nila yung tatlo po na yon na kung saan balang araw sila rin ay makasigurado, makapunta po sa langit dahil sinabi nyo na po yon sa inyong salita, yun po ang pangako nyo po sa amin. Nagagawin nyo pong anak kung sino yung tumanggap sa inyo bilang sarili po ng tagapagligtas. Purihin po kayo sa lahat namang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, paalam mga bata. Bye! Bye-bye!